Atin pong ipagpapatuloy sa umagang ito ang atin pong series sa Book of Revelation na atin pong pinamagatang The Lamb Upon the Throne. At atin pong pag-aaralan sa umagang ito ang Revelations chapter 3 verses 1 to 6. So please now turn your Bible to that passage, Revelation o Apokalipsis kapitulo 3 talatang 1 hanggang 6. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ay sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan, ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Gumising ka. Palakasin mo ang mga bagay na natira na namalapit ng mamatay. Sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig, tuparin mo ito at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Ngunit, meron ka pang ilan sa Sardis na hindi dinungisa ng kanilang mga damit. At sila'y kasama kong lalakad na nakaputi sapagat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay bibihisang gayon ng mapuputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Verse 6, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito po ang salita ng Panginoon. Napanood ko po yung isang video, isang pangyayari, dalawang linggo pa lang ang nakakaraan. Ito ay nangyari sa Shanghai, China. Isang babae na matanda na, na galing sa isang nursing home at nagkasakit, dinala sa hospital, ay napagkamalang patay na. Diniklarang patay na. Inilagay siya sa body bag, no? At dinala ng mga coroners doon sa van para hintayin yung mga manggagawa doon sa morgue para ito ay dalhin at dalhin siyempre doon sa morgue. Nakitang-kita doon sa video na naka PPE pa yung mga personnel. At nung binuksan yung body bag, nagulat sila sapagkat buhay yung babae. Nakagulat nga talaga. At yung incidenting yan ay hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa ng mga police authorities doon sa Shanghai, China. Yung matandang babae na yon na mukhang patay, ay napagkamalang. Yung matandang babae ay mukhang patay, ang katotohanan ay buhay. Ang iglesia sa Sardis, itong binasa natin ngayon, mukhang buhay. Pero sa paningin ng Panginoong Jesucristo, sabi, ikaw ay patay. Naisipin ninyo, mga kapatid, ang salitang yan galing sa ating Panginoong Jesucristo. Siya na nakaalam ng lahat ng bagay. Siya na nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita at mga bagay na nakikita natin ay nagsalita ng may kabigatan at heartbreaking words. Hindi lamang sa individual, kundi sa isang Christian community sa Sardis. At sinabi niya, meron kayong reputasyon na animo'y buhay, pero ang totoo kayo ay patay. Now, itong Sardis ay isa sa mga syudad sa Asia Minor. At alam nyo, ayon sa mga historian, meron itong long history and a reputation for great wealth. Ibig sabihin, ang syudad na ito ay mayaman. Mayaman ang syudad ng Sardis. Sabi ng mga historians, mismo daw doon sa kanilang mga ilog, marami ng ginto na makukuha. So meron silang natural resources. No?
at napaka-imposing ng kanyang appearance sapagkat ito ay located sa isang mataas na lugar. At alam nyo, balikan pa ang mas matanda, mas noong araw pa, ito pong Sardis, no? Hindi doon ang galing ang sardinas, ano? Itong Sardis ay bahagi ng tinatawag na Ancient Kingdom of Lydia. Sa Kingdom of Lydia na yon, nagahari ang isang king na ang pangalan ay si Krusos. Siya ang huling-huling hari ng Kingdom of Lydia bago ito sakupin at talunin at lupigin ni King Cyrus the Great ng Persia. Alam niyo ba na si Krusos ay kilala sa kanyang pagiging lubhang mayaman? At noong siya ang nagahari sa Kingdom of Lydia, ang Sardis ang ginawa niyang capital city. At doon ay ininvest niya ang marami niyang pera at kayamanan sa lugar na yan. Kaya nga masasabi na ang bayang ito ay mayaman talaga sapagkat meron siyang natural resources, meron siyang ginto na makikita sa mga ilog, sa mga bundok, at meron din siyang mismong investment na galing sa isang mayamang hari na ang pangalan ay si Krusos. Now, dagdagan pa natin ang ilang impormasyon. Ayon sa mga historian, Sardis was impregnable. Pag sinabing impregnable, mahirap pasukin ng mga kalaban. Mahirap lupigin. Kasi nga nasa mataas siyang location. Nasa disadvantaged position lagi ang mga gustong lumusob sa kanyang sudad para ito ay sakupin. Kaya nga, yung mga defenders ng city, masyadong malakas ang kumpiyansa nila sa kanilang sarili na hindi sila kayang pasukin dahil nga mataas at nasa disadvantage lagi ang kanilang mga kalaban. Dahil doon, hindi sila nagbibigay ng extra effort para bantayan ang mismong pintuan ng kanilang syudad. Alam niyo ba na si King Cyrus ng Persia, kanyang nilupig ang syudad ng Sardis dahil yung mga bantay ay nasumpungang natutulog. Pinasok niya, kaya huwag kayong matutulog mga kapatid. Baka mayroon dumating at makapasok sa ating church na hindi natin inasahan. Natutulog ang mga bantay. At sinamantala ito ng mga Persian armies. At it kanilang kinonker at tinalo si Krusos at pinabagsak ang syudad ng Sardis. Na bakit ko binabanggit itong kasaysayang ito? Sapagkat merong similarity, merong resemblance. Yung nangyayari at nangyari doon sa syudad ng Sardis sa nangyayari doon sa iglesia mismong nakatayo doon. Ang iglesia sa Sardis ay complacent. Medyo pabaya sila. Kaya nga, the best days in this church were behind her. Unti-unti nang lumalayo yung kanyang best days. Sapagkat napaka-complacent, nagiging pabaya at kumpiyansya sa lagi sa kanyang lakas. Sa tingin niya mapayapa ang lahat. Sa tingin niya tahimik ang lahat. Pero alam niyo mga kapatid, peace is a wonderful thing, but in Sardis, according to Christ, the peace that they are experiencing is like the peace of a cemetery. Tulad sa kapayapaan o katahimikan ng isang libingan. No? Sa panlabas, mapayapa. Sa panlabas, maayos. Masigla. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, malapit na kayong mamatay. Kaya nga, ang mensahe na nais kong dalhin sa inyo ngayong pong umagang ito ay ito, outwardly impressive service without spiritual life is unacceptable to God. Let me underscore that. Outwardly, impressive service without spiritual life is unacceptable to God. At nais ko pong hatiin sa tatlong bahagi ang ating pong pag-aaral sa passage na ito. At ito'y mayroong natural outline kung titingnan natin. Una, tingnan natin, the censure that Christ stated. That's the first one. Secondly, the command that Christ stipulated. And then number three, the comfort that Christ sealed. So tingnan natin isa-isa. First, the censure that Christ stated. Ano yung
Ano yung paratang ng Panginoong Jesucristo? Ano yung charge ng Panginoong Jesucristo sa kanila? Una-una, sabi niya rito, the church in Sardis was dying in word. Ang iglesyang ito'y dying, malapit ng mamatay. No? Ang totoo, yung verse 1, medyo nakakapanginig ng laman ang mga binanggit ng Panginoong Jesucristo patungkol sa iglesyang ito. Basahin natin ulit sa Ingles. And to the angel of the church in Sardis write, the words of him who has the seven spirits of God and the seven stars. I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. Now, pansinin nyo na walang sugar coating, ano? Medyo derecha yung pagsasalita ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Walang euphemism. Makadurog damdami ng mga salita. You look alive, but actually, you are dying. Ang tingin ng marami, malusog kayo. Ang tingin ng marami, masigla kayo. Pero ano sabi ng Panginoon? You are dead. Meron kayong ganyang reputasyon. Isang reputasyong masigla, masaya, maganda ang nangyayari. At medyo nilagpasan nyo pa nga sa reputasyon ninyong yan, yung anim pang iglesia na sinulatan dito sa aklat ng Revelations. Bakit? Sapagkat dito sa church na ito, walang false doctrine, no, na ipinapangaral sa Sardis. Hindi nagbigay ng babala ang Panginoong Jesucristo sa katuroan ni Balaam. Hindi nagbigay ng babala ang Panginoong Jesucristo sa mga Nicolaitans na maaaring pumapasok. Walang nangyayaring ganon. Wala rin si yung fornications na tulad ng ginagawa ng isang babaeng si Jezebel sa iglesia sa Tiatira. Walang ganong problema. Ang problema, dahil walang ganong problema, naging proud sila. Naging kumpiyansa sila. Naging mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Sa tingin ng mga tao, ang mga miyembro ay masisipag. Ang pinangangaral sa pulpito ay sound. Ang doktrina ay nabibigyan ng proteksyon. Pero sa tingin ng Panginoong Jesucristo, merong malalang sitwasyon. Sapagkat nakikita ng Panginoong Jesucristo ang puso ng mga tao. Maaring ang pastor at ang mga leadership ng church, no? At yung dami ng bilang ng mga taong roon, alam mong nakikita niya? Maaring nakikita niya ay self-righteous ang mga tao rito. Ang tingin sa sarili, matutuwid, holier than thou attitude, mayayabang, self-centered. Hindi obvious yun sa marami, pero sa tingin ng Panginoon, lantad yun. Alam niyo yung mga ganong klase ng kasalanan na hindi lantad, parang ana yan, no? Na sumisira secretly ng pundasyon ng isang tahanan. Sa panahon natin ngayon, pag pinag-uusapan yung salitang dead at inilalapat sa church, madalas sinasabi nila, medyo patay yung church nyo. Kasi yung inyong awitan ay tradisyonal. No? Ganun, di ba? Dead church. O kaya naman, yung inyong style of worship ay ano? Hindi entertaining. Kaya medyo patay. Eh, wala sigurong problema sa iglesyang ito when it comes to worship. Ganyan kasi, alam nyo, sa ating panahon, mga maraming modernong Kristiyano, eh, kinoconfuse nila yung spiritual vitality with mere activity. Pag maraming ginagawa, maraming instrumento sa harapan, masigla ang gawain. Sa Sardis, however, the problem was quite opposite. It did not look dead. Lahat ng pagiging normal ng indikasyon nandoon. Ano, seemingly thriving. The whole range of activities went on. Yet in the eyes of Christ, they are dying in word. Now, not only that. Hindi lamang the church was dying in word. Number 2, the church was deficient in works. Verse 2b. For I have not found your works complete in the sight of my God. Sa original na Griego, yung statement na yon ay mas stronger. Ganito ang
pag itatranslate natin ganito, nothing you do pleases me. Wala kayong ginagawa na nagbibigay ng lugod sa akin. Lahat ng ginagawa nyo laging sablay, kulang sa tingin ko, bagamat maganda sa paningin ng marami. I have not found your works fulfilling. Your works do not satisfy me. Alala nyo ba yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Propeta Samuel noong siya ay pumunta sa sambayanan ni Jesse para alamin kung sino sa mga anak niya ang magiging susunod na hari ng Israel? Hindi ba't nung pinalabas na yung mga anak niya, sabi ni Samuel, eto na siguro ang magiging susunod na hari ng Israel. Anong sabi ng Panginoong Diyos kay Samuel? Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Ang tao tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Your works do not satisfy me. Nakikita niya na yung kanilang profession ay hindi umaayon sa kanilang pinaniniwalaan. Yung kanilang value ay walang substance. Yan ang problema. Alam niyo ba, ang problema sa Church ng Sardis ay sila'y namumuhay ayon sa paningin ng tao. Hindi sila namumuhay ayon doon sa yung ginagamit ng mga reformers sa salita sa Latin na coram Deo. Narinig niyo na yan? Coram Deo. In the face of God. They are not living in the face of God. They are living in the face of men. No? Yan ang problema. Now, hindi naman inelaborate ng Panginoon Jesucristo ano talaga ang nangyayari. Pero tayong magkaroon ng tinatawag, we can surmise na maaring sa leadership, no? Patungo doon sa kongregasyon, ang puso ng mga tao ay hindi na nananatili kay Kristo. No? Mayroon ng kasalanan marahil na inaalagaan dito sa puso. Ano 'yon? Kasalanan marahil ng lust, no? Kalaswaan, kayabangan, inggit, pag-iimbot, hangaring na mapuri siya ng mga tao. Hindi tapat sa kanilang tipan, hindi mapagpatawad. May kinikimkim na bitterness o yung tinatawag nating kapaitan. Ito marahil lang nagdo-dominate sa puso ng mga tao roon. Now, isa pang pwede, maaaring yung kanilang personal na communion sa Diyos wala na rin. Maaaring nagpe-pray din sila tatlong beses sa loob ng isang araw. Kapag nag-aalmusal, siyempre nagpe-pray, no? Sa lunch at gayon din sa dinner. Pero wala nang prayer closet. Wala nang pananalangin sa kanilang silid dalanginan. Wala nang personal communion with the Lord. Mga kapatid, ipanalangin natin na tayo maligtas sa ganitong klase ng kalalagayan. Yung bang ang nakikita ay parang shell, yung outward shell, nakakain na ba kayong tahong o kaya ng tulya? Eh minsan, di ba, pagka nagluluto ng tahong, hindi naman lahat bumubukas yung shell. So, pinipilit mong buksan. Pagbukas mo, wala naman palang laman. No? Parang ganun. Nothing but nominal. Sana hindi mangyari ito sa atin. Pag-pray natin sa ating church. Sabagat pwede rin mangyari yan. No? Nominal Christian who are living a lie in the way that Sardis was living a lie. Let us pray. Nabigyan tayo ng Panginoon ng drive and zeal for holiness and for righteousness. Na yung bang ginagawa nating mabuti ay inuudyok ng pag-ibig at pagsamba sa Diyos. Ang ganda nun, di ba? Kasi pwede kang gumawa ng mabuti pero wala namang pag-ibig eh. Wala naman talagang pag-udyok ng pag-ibig at wala namang pagmamalasakit eh. Anong tawag sa ganun? Pagkukunwari. Sana hindi maging totoo sa atin yung kanta ng Platters, yung sikat na kanta ng Platters. Alam niyo yun, di ba? Oh yes, I'm the great pretender, pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much,
I'm lonely, but no one can tell. Punta tayo sa ikalawang punto, the command that Christ stipulated. The command that Christ stipulated. Now, in most cases, yung sin of complacency, yung pagpapabaya, hindi nangyayari yan sa isang iglesia na inuusig. Sa isang iglesia na binubugbog ng mga false teaching sa paligid. Hindi nangyayari yan. Nangyayari yung complacency sa isang iglesia na nakalagay o nakasituate, nakalocate sa isang lugar na punong-puno ng comfort, convenience, and liberty o yung kalayaan. At alam nyo, mga kapatid, pansinin natin na itong iglesia sa Sardis na ito ay walang problema pagdating doon sa pag-uusig. Walang binanggit, di ba, na kayo inuusig o may pumasok na masama, maling doktrina o mayroong nag-i-introduce ng mga practice na makiayon kayo doon sa mga feast na ginagawa ng mga pagan religion sa inyong paligid. Kaya nga si Satanas, hindi niya kinakailangan magpadala ng maraming puwersa dito sa iglesia sa Sardis eh. Na? Kasi walang threat masyado sa kanya. Walang threat eh. Kasi alam nyo, kapag ang isang church, ang mga tao naroroon, marami ay mapagkunwari, no? Marami ay complacent, marami ay yung kanilang puso malayo sa Panginoon, si Satan hindi siya under threat. He doesn't need to send more of his forces. Pero nais kong muling ulitin, mga kapatid, ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. At ang kulay puti ay hindi laging nangangahulugan ng kalinisan. Bakit? Pag pumunta kayo sa sementeryo, di ba? Tahimik din doon. Mapayapa rin. Ano pa? Maraming puti kayong makikita sa paligid. Pero ano nandun sa ilalim? Puro bulok na katawan at kalansay. Hindi ba? The church in Sardis is dying. And unless certain steps were taken as a matter of urgency, the point of no return would be reached. And therefore, Christ has commanded the church to do four things. Verse 2a, sabi niya, wake up and strengthen what remains and is about to die. Verse 3, remember then what you received and heard, keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief and you will not know at what hour I will come against you. Oh, medyo mabigat yung mga salitang yun. Unang-una sabi niya, rise up from sleeping. Gumising kayo. Rise up from sleeping. Yan ang unang bagay na pinayo niya rito. No? This is a call for spiritual awakening. Don't just be going through the motion. Yan ang sinasabi rito ng Panginoon Jesucristo. Ilagay ninyo ang puso ninyo sa ginagawa ninyo. Huwag lang kayong makinig ng sermon para matuto. Makinig kayo ng sermon para magbago. Don't just pray as a matter of practice, but pray because you want to commune with your God. Huwag ka lang magsabi ng no to sin, but say yes to holiness. Huwag ka lang sumamba tuwing linggo. I-commit mo ang iyong sarili sa ministeryo ng iglesyang ito. Yun ang sinasabi niya. Pangalawa, remnants must be strengthened. Now, medyo hindi maganda ang sinabi ng Panginoon Jesucristo rito sapagkat mamamatay na daw sila. Pero meron siyang ninote dito na sa kabila ng ganong sitwasyon ay meron daw mga remnant. Meron mga natitira. Itong mga natitira na ito ay ayon, there are remnants according to the election of grace in that congregation. Alam niyo, minsan sa loob ng iglesia, hindi mo naman malaman kung sino talaga yung totoong Christian. No? Nakapasa naman kasi sa interview eh, no? Gagalingan, maraming ang magagaling sumagot sa interview. Actually, sa karanasan ko sa loob ng 20 plus years dito eh, ang mga nawala na rito sa church, yung mga tawag nito, mga nadisiplina na at natiwalag na eh, ang gagaling sumagot eh. Pag binabalikan ko pa ngayon nakaraan eh. I can still remember those days. Pagka nag-i-interview kami,
nung nagsisimula pa lang yung gawain sa SGCC, kasama ko nag-i-interview si Pastor Steve, si Pastor Rolly. No? And they are really, 'di ba? We know that we know this, we respect these pastors, and yung ilan doon, wala na. Why? Because 'di ba? Pwede naman tayong malinlang eh ng sarili nating pakiramdam, at malinlang din tayo ng sarili nating malinlang tayo ng ating paniniwala na akala natin totoo tayo. Pero meron talagang totoo. No? Na pwede nating sabihin mga remnants according to the election of grace. Kasi talaga yung mga totoong hinirang ng Diyos. Yung mga totoong hinirang niya at tinawag niya para bigyan ng pananampalataya sa kanya at pagsisisi sa kanya at nanampalataya at nagsisi ng totoo, magpapatuloy yun eh hanggang katapusan eh. No? Now, dito sa verse 4, sabi, merong mga ilan na mga pangalan na hindi dinumihan ang kanilang mga damit. There are few names that have not soiled their garments. At alam niyo mga kapatid, sa kasaysayan ng mundo, laging ganyan. Naalala niyo nung gunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig? Merong isang tao at ang kanyang pamilyang nakasumpong ng pabor ng Diyos. Sino yun? Si Noah at ang kanyang pamilya. Naalala niyo nung gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah? Meron lang isang tao na hindi namumuhay ng ayon sa mga pamumuhay ng mga tao sa Sodoma at Gomorrah, si Lot. Pero yung asawa ni Lot, pareho na rin ng tao sa Sodoma at Gomorrah, kaya nung tumatakbo na sila, lumingon siya at siya naging isang haliging asin, no? Sa panahon na ang hari ng Israel ay isang masamang hari, ang pangalan na si King Ahab, na mayroong asawang napakasama, ang pangalan na si Jezebel, no? Akala ni Elijah, siya na lang ang nag-iisang propetang natitirang sumasamba kay Yahweh. Kaya nalungkot siya. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi. Meron pang 7,000 mga lingkod ako na hindi sumasamba kay Baal at sumasamba pa rin sa akin. Sa Luke chapter 12 verse 32, meron tinawag ang Panginoong Jesucristo rito ng mga little flock. Mumuntikong kawan. Alam niyo ba kung ano sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mumunting kawan? Basahin natin, Luke 12:32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. No? They're little in the eyes of God, in the eyes of men. But, alam niya, pinangangalagaan niya itong little flock na ito, nabibigyan niya ng kaharian. So meron pa rin natitira. Pero alam nyo, itong natitirang ito, dapat silang mapalakas. Dapat pa rin silang mapatatag. Sapagkat maging sila na mga totoo, ay pwede pa rin manghina. Parang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, huwag kayong manghina. Huwag kayong matisod. Huwag kayong mayanig. Don't be stumbled. Huwag kayong mag-aalala kahit na konti lang kayo. Continue to shine. Magningning pa rin kayo. Alam nyo, ang kasalanan, totoo, nakakahawa yan eh. Diba? Pag yung isang tao may nagawang kasalanan, naapektuhan yung iba, nawawala rin yung sigla. Pero alam nyo ba na yung sigla, nakakahawa rin. At sinasabi niya doon sa mga natitira, maging masigla pa rin kayo. Makakahawa pa rin kayo sa iba. Don't give up. Pangatlo, remember your special blessing. Remember your special blessing. What is that special blessing na sinasabi ko rito? Yung Christian gospel. Yung ebanghelyo na nakarating doon sa lugar ng Sardis. Ito yung ebanghelyo na bumago ng pananaw ng nila sa kanilang pamumuhay. Ito yung nagbigay ng pag-asa sa kanilang mga kaluluwa. Ito yung pangako, nagbigay ng pangako ng pagpapatawad at pagtanggap ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo at
dugo ng Panginoong Jesucristo. Ito ay nagdala sa kanila sa isang community na ma-express nila yung kanilang pag-ibig sa isa't isa para tanggapin nila yung paglago ng pananampalataya at ma-perform nila yung kanilang public worship and service. Yun ang dumating sa kanila. Sabi ng Panginoon sa Kristo, balikan nyo yun. Balikan nyo nung unang dumating ito sa inyo. Ito yung ebanghelyo ng pangako ng totoong langit sa mga sino mang nanampalataya. Balikan nyo yun. May nangyayaring backsliding. Detect backsliding as early as you can. Backsliding must be detected and checked early, brethren. No? Kayo lang nakakakilala ng puso ninyo. Sana nakikita nyo, parang hindi na ako nakakapag-pray ng maayos. Ah. Parang nababawasan na yung time ko makipag-usap sa Diyos. Detect it! No? Parang nawawalan ako ng ganang magbasa ng Bible. Ah. Parang nawawalan na rin ako ng ganang pumunta sa church. Ah. Parang naboboring na ako sa preaching. Ah. Ah. Parang naantok na ako lagi. Detect it as early as you can. No? Allow it to become a habit and it becomes almost impossible to break. You know when you detect, no, the sign of backsliding in your heart? Madali yan eh. Hindi makakapasok agad ang kaaway para sirain at panlumuin tayo. No, tinawag ko itong special blessing, yung gospel. Bakit? Hindi lahat ng tao nakakapakinig ng ebanghelyo. Sapagkat ang pakikinig ng ebanghelyo ay hindi karapatan, kundi ito ay biyaya. Kung nakapakinig ang isang tao ng ebanghelyo, yan ay biyaya. Kung hindi nakapakinig, hindi niya karapatang makapakinig. Tama ba? Ang totoo, hindi tayo, wala tayong karapatang makapakinig. Pero sa biyaya ng Diyos, nakapakinig tayo. Yun ang pagpapahala na dumating sa atin. Hindi lahat ng tao makakapakinig. Yan nga yung sagot natin doon sa mga nagtatanong. Papaano ang mga hindi nakapakinig? Papaano yung mga hindi narating? Paano yung mga nasa bundok at mga ganito, ganyan? Kasi yung makapakinig ng ebanghelyo ay hindi rights. Hindi karapatan. Ang makapakinig ng ebanghelyo ay biyaya. Tama ba? Ayun sinasabi niya, oh, biyaya yan, nakapakinig kayo. Sa dami ng mga paganong bayan dito sa mundo, sa dami ng mga tao dito sa siyudad na ito, nakapakinig kayo, balikan nyo yan. Yan ay isang special blessing. At sana huwag natin kalimutan yon lagi, mga kapatid. Sa panahon na may panlulumo tayo, panlulupaypay, nalulungkot tayo sa mga bagay na nangyayari at dahil doon parang naapektuhan maging yung ating pananampalataya, balikan natin yung katotohanan may napakinggan tayong isang biyaya na hindi tayo, wala tayong karapatan. Isang pagpapalayan na hindi binibigay sa lahat, kundi binibigay lamang sa mga taong gusto niyang bigyan. Yun yung biyaya. Okay? And then repent from your sin. It means turn around. Go to the right direction. Not turn around, but your eyes are still gazing your sin. Diba? May mga ganyan, you know? Tumatalikod sa kasalanan pero nakatingin pa rin doon sa kasalanan. No? Naalala niyo ba yung Greek mythology? Diba sa Greek mythology, merong sino ba ito yun? Si, kalimutan ko tuloy pangalan. Sisyphus yata yun, si Sisyphus. Sabi, pinarusahan daw ito ng isang Diyos ng araw ng pangalan ay si Zeus. No? Yung parusa sa kanya, yung malaking boulder, yung malaking tipak ng bato, papagulungin niya pataas doon sa bundok. So yun ang ginawa niya, pinapagulong niya pataas ng bundok. So ang laki-laki ng bato na yun, malapit na siya doon sa tuktok. Babalik na naman kasi hanggang sa siya'y namatay, ganun ang trabaho, yan ang parusa sa kanya. Mga kapatid, hindi natin kinakailangang pagulungin yung kasalanan, paakyat ng bundok, iwanan natin yan doon sa paanan ng bundok. No? At umakyat tayo pataas. Yun ang dapat natin gawin. Yan ang ibig sabihin ng pagsisisi. That is what repentance is all about. Now let's go to number 3 and the last. The comfort that Christ sealed. The comfort that Christ sealed.
para sa mga totoong mananampalataya ng Panginoon na nanatiling tapat sa Kanya, na maaring nakakaramdam din ng mga sugat sa kanilang pakikipaglaban sa kasalanan, na nag-i-struggle, no, sa maraming bagay, maging totoo lang sila sa kanilang profession, na minsan nahuhulog din sa kasalanan. Pero gusto nilang laging tumayo uli at magsisi at ayusin ang kanilang kaugnayan sa Panginoon. Ano ang pangako ng Panginoon? Verse 5. Diba? Pero bago yun, ang pangako ng Panginoon ay the security and preservation of salvation. Yan ang pangako. Security and preservation of salvation. Basahin natin ang verse 5. The one who conquers will be clothed thus in white garments. I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my eyes and before his angels. Now, of course, mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Revelation, ulitin ko lang, huwag niyong gawing literal. Na baka ini-imagine niyo mayroong talagang malaking book of life. Kasi kung mayroong talagang book of life, literal, eh gaano kalaki yung book of life na yon? Na ano bang ibig sabihin ng book of life? Kilala ng Diyos. Ibig sabihin, kilala ng Diyos kung sino yung Kanya. Kilala ng Diyos kung sino yung tatanggap ng buhay na inoffer niya. Yung 2 Timothy chapter 2, verse 19. Basahin natin. But God's firm foundation stands bearing this seal. The Lord knows those who are His. And let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. So, ibig sabihin, pag pinag-uusapan yung Book of Life, ang pinag-uusapan doon, alam ng Diyos kung sino yung Kanya. As simple as that. No? Baka inisipin, pagdating na mayroon talagang malaking aklat na ganun, hahanapin yung pangalan mo ron. No, hindi na nga uso aklat ngayon, computer na eh. No? Huh? Diba? Oh, search mo na lang sa Google kung nandun yung pangalan niya. So, hindi ganun eh. Yun ay nagre-represent na alam ng Diyos kung sino sa kanya, ang kanya. Ngayon, meron bang naaalis sa Book of Life? No, walang nawawalang kaligtasan. Ang isang totoong ligtas ay ligtas magpakailanman. Pero ang sinasabi rito ng Panginoon, baka akala mo na sa Book of Life ka. Baka akala mo nandoon yung pangalan mo nakatala, pero wala pala. Yun ang isang bagay na dapat mong tiyakin. Sapagkat kung hindi, talagang wala ka ron. Sapagkat ang totoong Kristiyano ngayon ay Kristiyano bukas at Kristiyano magpakailanman. Pero ang akala mo ay Kristiyano ka ngayon bukas, hindi ka rin Kristiyano. Sa susunod, hindi ka rin Christian. You have to make sure of your status before the Lord. Even if you are already a member of the church, make sure that you are in the Lord. Because, sabi rito, alam ng Panginoon kung sino yung Kanya. At ang sino mang sa kanya, sabi, let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Yan. So, the Lord is simply saying, brethren, there is no way to think that to be faithful in our faith is useless and worthless. Kasi baring may mga time na parang feeling ko wala namang saysay itong ginagawa ko eh. No? Meron ako nakausap na ganyan. Pastor, parang wala namang saysay eh. Parang useless, worthless lang lahat eh. No? Parang ganun lang din eh. Hindi totoo yan, mga kapatid. Tandaan natin yung salitang the best is yet to come para sa mga Christian. Huwag tayong makinig kay Satanas. Huwag tayong mainggit sa kalayaan ng mundo. No? Na ginagawa nila kung anong gusto nila. Huwag tayong sumunod doon sa sinful tendencies natin na maging pabaya sa ating pananampalataya. Tandaan natin ito sa dulo ng ating journey, sa huling bahagi, sa finish line, no, ng ating journey, nandoon ang Diyos naghihintay sa atin at ibibigay niya yung kalubusan, kahustuhan ng ating kaligtasan. Yan ang dapat nating tandaan. At kasama doon sa kahustuhan at kalubusan ng ating kaligtasan ay ang kagalakang walang hanggan at hindi maipaliliwanag ng ating mga bibig. Unspeakable joy. Tandaan natin yan. No? Maaring meron dito, tulad ng mga membro sa Sardis,
Wala talagang buhay. May hininga, may isip, pero walang buhay espiritual. Pagka ganyan, everything is just but a show. Ang panawagan sa iyo ng salita ng Diyos ay lumapit ka ngayon doon sa nagbibigay ng buhay habang may panahon pa. Habang may pagkakataon pa. Huwag mong hintayin. Yung sinabi rito ng Panginoong Kristo, kung hindi mo gagawin yan, ano sabi niya? Darating akong tulad ng isang magnanakaw. Na yung magnanakaw, hindi nagsasabi yan kung kailan siya darating. Tama? Darating siya sa panahon na maaring hindi mo inaasaan. Darating siya sa panahon na akala mo okay lang ang lahat. Eh katulad nga ngayon, ang mga magnanakaw, hindi na sa gabi, nagnanakaw eh. Kahit na sa araw. No? So ano ibig sabihin? Sa panahong hindi mo inaasahan, sa panahong akala mo, eh okay lang ang lahat, darating siya. Huwag nating gawing biro ang ating buhay pananampalataya sapagkat ang Panginoong Kristo nagsabi, tulad ng magnanakaw, darating ako para singilin ka, wasakin ka. So ano dapat natin gawin? Lumapit kay Kristo, kung ikaw ay wala ka pang buhay ngayon na spiritual, lumapit ka sa Kanya at tanggapin mo ang buhay na Kanyang inihahandog sa pamamagitan ng Kanyang matuwid at sakdal na buhay at sa pamamagitan ng Kanyang katubusang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Lumapit ka sa Kanya at magsisi ng iyong kasalanan. Magtiwala ka na Siya lang ang tanging tagapagligtas na magliligtas sa iyo. At magpasakop ka sa Kanya, Siya lang ang Panginoon na kailangan mo sa lahat ng kaarawan ng buhay mo. Yun ang dapat mong gawin. No? At yun ang sinabi niya sa Sardis, at yun din ang sinasabi niya sa atin sa SGCC ngayon. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, aming Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na aming napagbulay-bulayan, nawa ito'y sulat mo sa aming mga puso, nawa ito ay totoong nagpaalala sa amin, nagbigay ng hamon sa amin, gumising sa amin sa aming pagkakatulog. Huwag naming pabayaan ang aming pananampalataya sapagkat ang sabi mo'y maaari kang dumating tulad ng isang magnanakaw para gawin ang isang bagay na hindi inaasahan. Dalangin namin, Panginoon, kilusin mo ang bawat isa sa amin, ang mga taong tapat at ang mga taong totoo sa kanilang pananampalataya ay patuloy na patatagin. O maaaring mayroon dito na wala pang pananampalataya. Wala pa talagang buhay. Panginoong Diyos, maawa ka sa kanila. Kilusin mo sila. Bigyan mo liwanag ang kanilang isip. Bigyan mo sila ng buhay para maintindihan nila ang totoong kalalagayan nilang espiritual at lumapit sila kay Kristo. Sa mga nag-aakalang mayroon na silang pananampalataya, pero hindi naman pala talagang ito ay nararanasan nila. Panginoong, kilusin mo rin sila. Ipaalala mo ang iyong mga salita sapagkat may panahon lagi na ibinibigay ka pa para magsisi at lumapit sa inyo. Huwag naming hintayin ang pagkakataong wala na ang lahat ng ito sapagkat ito ay maaaring mawala, maaaring magsara ang pintuan, maaaring magsara ang bawat opportunity na hindi namin inaasahan. So Lord, tulungan mo kami na habang may pagkakataon, gawin namin kung ano ang nararapat. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.